guys. Ano yung hotel? Hey, yo guys, knows up, Josh Knows Best here, and welcome back to my YouTube channel. So, alam niyo na guys na andito kami ngayon sa Brazil. So, we are already checked in. So, buhay mayaman kami ngayon dito sa Brazil. Wala kami yung pinapalabas na pera. Ayan, so ngayon, i-share ko sa inyo or ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng room ko dito, guys. So, condo tour. Joke lang. Room tour tayo dito sa hotel, guys. So, ngayon, papasukin na natin yung room ko. 1406 dito po sa Brazil Tropical Hotel. Let's go! Ayan, so papasok na tayo, guys. Hotel. Ayan. Pari lang. Ayan. Marinig niyo yun? Hindi niyo po alam kung saan ito nilalagay yung parang card na ito. Dito yung nilalagay yung card na ito. Kasi pag bukas nyo ng hotel, hindi yan. Madilim yan. Makakalimura ka. Ilagay nyo talaga dito. Yan yung card. I'm not listening to you. You're crazy. Ayan guys, so andito na tayo sa loob ng parang tanga ko dito guys. Ayan, andito na tayo ngayon sa loob ng aking room. Napakaganda actually ng room ko. Ayan ko nakikita nyo. Papakita ko sa inyo ah. 1, 2, 3, go! Kuya, nagtutroga ka ba kuya? Alright, so yun lang. So weird! Ayan, so ito, andito yung mga gamit ko guys. Parang receiving area ito. Receiving area. May sofa dito and meron din tayo dito pa-TV. Ayan. And dito naman, meron po tayo pa-kitchen. Pa-kitchen. Tapos may sink dyan. Ayan. And then yung mga pinakamaganda dito guys na parte is okay lang kahit hindi kami mag-grocery. Kasi may maraming pagkain dito at mga inumin. So, papakita ko sa inyo kung ano yung ibibigay ng mga taga-Brazil pag na-hotel kayo dito. Okay kayo? Okay kayo! Okay. Ayan! Huwag ba kayong mapagkain tayo dito guys. Meron po tayong cereal. Cereal? And meron po tayong mga chocolates, cookies, Pringles, nuts, and ah! Nakikita niya. Ayan mga kaibigan. Nakikita niyo yan. Oh. I-videohan natin para makita niyo talaga. O, oh, diba? So, meron po tayong pagganyan dito, guys, sa Brazil. And, of course, nakita niyo yung mga ano na ito? Cabinet. And, we also have here fridge. So, let's open it up. So, ayan, mag-ugas tayo ng kamay. And, tanggal ang germs 100%. Okay, dito tayo. Una, ayan, sa baba ng sink na ito, ay meron tayong basurahan. Siyempre. Dapat malinis tayo guys, di ba? Kasi COVID is a king and I'm singing. Gotcha, bitch! Okay, next. Dito naman sa taas, meron silang mga pagpinggan. Asa? Ayan. Pero wala naman ditong ano, wala naman ditong coffee guys. I mean yung wala silang binigay na mga pwede ako magtimpla ng kape kasi parating kami bumababa tsaka doon kami kumakain. Ayan. So, mas maraming pagkain doon guys. And libre siya. Nasama siya sa binabayaran namin siguro dito sa hotel. Pero hindi naman ako yung nagbabayad. Yung company namin yung nagbabayad dito sa amin. Hindi, wow. So, buhay mayaman talaga tayo mga kaibigan. Next! Ay, meron din pala dito guys. So, lagayan ng ice pag uminom ka. Titingnan natin kung anong laman ng ating ref. Ready na po ba kayo mga kaibigan? Pera o bayo? You are it, Todd. Isa na natin. Ito na kayong laman ng ating ref. Tara! Yan,
So meron tayo dito soft drinks. Meron po tayo dito beer. Skol Pilsen. Beer ba rin? Guarania. Original do Brasil. Fresh na to. Ay, buko! Buko juice. Ito naman, grapes. Uva. Sa amin naman Ilonggo yung uva, hubad. Ito, iniinom. Next, sabor de energia. Nescau. Ayan, tayo mo lang ang ating ref, guys. So, ayan po ang aking sala dito. Yung mini kitchen. TV. Pero, hindi kumintindihan, kaibigan. Ang lumalabas sa TV. Eh, puro Portuguese ang kanilang salita. Okay, nago. Pala makalimutan sa lahat ang pinag-importante na bagay para sa vlog natin. Ay, may inform ko kayo na iba ang sasaka dito sa Brazil. Yeah, so, just in case na makapunta kayo dito sa Brazil, syempre, para mag-prepare na kayo, di ba? So, sa Pilipinas, guys, yung ginagamit natin na yung mga sakit doon, di ba ganito? Yeah. Pero dito sa Brazil, guys, mga bilog-bilog siya. Bilog-bilog talaga. Ayan, ganito yung sangsakan sa Brazil. So, dapat bumili kayo ng ganitong type na ano, adapter. Ayan. Kasi iba yung sangsakan nila dito, guys. So, yun lang yung share ko. Kasi mostly sa Latin America, ganito na yung mga outlet nila. Ganito yung mga sangsakan nila. So, kailangan bumili na lang kayo in advance pag sumapa kayo ng barko. Para hindi na kayong mahirapan, mga kaibigan. Okay, so next na tayo. Next na natin, mga kaibigan, ang ating... Lumuluwag yung ating tripod. Hello, good morning! At yan, magbigat siguro yung ating cellphone. Hindi, wow. Okay. Next na natin ay ang aming CR. Tadaaa! Diba ako magbagaw na sa amin? Kasi nahihirapan ako mag-edit, guys, pag maraming sound effects. Kasi bug-bug na tayo yung laptop natin. Dito naman po tayo, mga kaibigan. Nandito na tayo sa dinakita kayo sa aking mirror on the wall. Hello, okay. Good morning! Yeah, dito po tayo, guys, sa dito na tayo sa CR! Ayan, so ayan. Oh, diba? Susan! Last one, guys. Hindi fake to, guys. And, ayan, meron din tayo dito, mirror. Ito dito yung mga skincare ko. Shout out, Mary Kay! Ayan, kung gusto nyo mag-order, guys, ng Mary Kay, I will gonna put the link down below para maka, ano kayo. Maganda to, guys. Maganda tong skincare na to, guys. Kasi, a skincare panda. Kasi, basta maganda siya. What? Really, nigga? And, meron din po tayo dito, blower. Ayan. Are you serious? Okay, so yeah, meron din po tayo ditong towels. Share ko pala sa inyo, guys, muna. Kasi, after 10 months, nagamit ko rin ang aking kudjik. Nikita, yun ang aking kudjik. Pasukin natin ang aking kudjik. Ito talaga, guys. Sa wakas talaga, nagamit ko na yung aking kudjik. So, 10 months ako sa barko. Nabili na pala ng buko. Sorry, guys, wala pa akong ligo. Wala pa akong ligo, guys, kasi... Yung una ko yung pagbablog. Pag naligo ako, tatamarin na naman ako. Matutulog na naman ako agad. So, maliit lang siya. Gusto ko nga ganitong design lang pag umuwi ako ng bahay. Siguro ipaparenovate ko na lang yung buong bahay. Rich kid yan. Ayan. So, iPhone lang yung gamit natin, guys. Kasi, malapot yung pera. Pag-alit na camera. Baka naman don't skip ads nito, mga kaibigan. And maganda dito, kasi paglabas mo, kunwari, ito, fresh. Paglabas mo dito, bang! O, pwede ka na dito mag-modeling muna. Bago ka rumatsada sa labas. Kung pwede kang lumabas. Pero, sabi nga ni Kim Chiu, bawal lumabas. Pag-alit ni Kim Chiu, huwag muna kayong lumabas, mga kaibigan. Okay, next na po tayo, mga kaibigan, sa aking master's bedroom. Yan, pala yung...
Mamaya na tayo sa terrace, kaya marami din pag-uusapan sa terrace. Okay. Dalawang aircon pala dito, guys. Dito po sa yan. Kita niyo yung aircon na yan. Aircon dito sa labas and aircon din separately doon sa loob ng aking room. Ay. Bakit naman ng vlog ko na 'to? Lagyan naman natin ng transition, Josh. Ah, di ba? Ayan siya, guys. Ito ang aking bed. Wow! Napakaganda, guys, no? Ayan. Napakaganda. Maganda yung ano dito, guys. Maganda yung bed dito kasi sobrang ano siya. Sobrang malambot. Tingnan niya. Di ba? Hindi yan masisira kasi bayad na naman ito ng kampanya namin. Ayan, guys, napakaganda dito, guys. So, yun, kumwari, tulog-tulugan ako dito. Ayan, tulog-tulugan. Pagkagising ko. Tara! May pa, ditong banda, meron po tayo ditong city view. Dito naman sa kabila, mga kaibigan, ay makikita nyo naman ang ating beach view. Wow! Uuwi ka pa niya ng Pilipinas? Dito na lang ako? Pero maganda, guys. Maganda talaga dito. Marami na ka-swim suit dyan. Kaya hindi lang natin i-zoom. Alam mo yung mga pinag-iisip na dyan mga judgmental tayo. Ayan, meron tayo dito ang cabinet. Sorry po, mga kapitbahay ko dyan. Ayan, so ito po, guys, meron tayong cabinet. Pero hindi na ako naglalagay dito. Kasi parang mahirapan po ako pag naglalagay ako ng mga damit dito. Tapos talagay ko na naman rin sa maleta, di ba? Ayan, so malinis lang siya dito, guys. Malinis lang siya. Alright. So mga kaibigan, ngayon pupunta na tayo. Ay, may aircon din pala ako dito. Ayan. Buhay mayaman talaga ako dito, guys. Parang ayaw na talaga umuwi ng Pilipinas. Ganun lang ako sa Brazil. Mga ganun lang, hanap na ako dito ng trabaho. Okay, guys. So, yun yung aking master's bedroom for today. For today na naman. Yan, so ngayon, guys. Dito na naman tayo sa aking terrace. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung terasa ko. Siyempre, papakita ko talaga sa inyo. Mayabang ako ngayon. Mayabang ako dito sa Brazil. Kasi hindi ako nagbabayan. Okay, papasok na tayo ngayon, guys, dito sa aming terrace. Ta-da! Ito yung terrace namin dito. And may nakita ako dito na parang makasalanan talaga sa lahat. Iiwan ko na lang lumalapit. Talagang temptation dito, mga kaibigan. Papakita ko sa inyo kung ano yung nakita ko dito sa terrace ko banda. Okay? Ipapakita ko sa inyo kasi hindi nyo makikita pag hindi ko isusum talaga. Ipapakita ko sa inyo, guys. Okay? Napakaganda, di ba? Oh, maganda. Yan. Oh my God! Wow! Oh, diba? Napakaganda ng aking room dito, mga kaibigan. Kaya kung ako sa inyo, guys, kung ako kayo, si Josh knows, presinte naman talaga ako. Ayan, guys. So, napakaganda, diba, ng room namin. Isa lang ito sa mga perks. If magiging seafarer kayo, papangarapin mo talaga na dito ko na lang habang buhay. Ayan.
Papangarapin mo talaga guys na hindi ka na talaga uuwi ng Pilipinas. Di uwi pa rin ng Pilipinas kasi nasa Pilipinas naman yung ating love life, yung ating pamilya nasa Pilipinas. So papangarapin pa rin natin uuwi ng Pilipinas. So shinare ko lang ito sa inyo yung aking room tour dito sa Brazil Tropical sa Fortaleza, Brazil guys. Para ma-inspire din kayo kasi hindi lang naman puro trabaho lang yung pagiging seaman. May mga perks rin po. Pero hindi po parating may ganito. Okay, parang depende. Chamba-chamba lang, parang ganun, chamba-chamba lang. Kasi kami, na-hotel kami guys, kasi wala pa kaming flight nung bumaba kami ng barko. Tapos minisisyon lang kami na yung flight namin is October 7 pa. So ngayon is October 5. So meron pa kaming ilang araw dito guys sa hotel. Ayan. So, yan, chinare ko lang sa inyo kung ano yung perks ng magiging seaman. Ayan. So, gusto ko sana na ma-experience din ito ng mga nangangarap na maging seaman. So hindi lang puro trabaho, hindi lang puro stress. Kasi pagkatapos ng kontrata mo sa barko, minsan makakachamba ka na makapag-hotel ka ng mga ganito. And makapag-experience ka ng ganito, syempre sa ibang bansa, di ba? Yung goal natin noon, di ba? Travel the world for free. And in this pandemic, it is very hard to travel the world for free. I mean, it's very hard to travel talaga kasi wala nang shore leave, di ba? Pero sa mga ganitong quarantine, okay na ako dito, guys. We need to appreciate these simple things. Ayan, di ba? Kailangan matuto tayong mag-appreciate ng mga blessings na ibinibigay sa atin. So, hindi lahat mag-experience ng ganito. Kaya kung seafarer ka, may malaking chance na makapag-experience ka ng ganito mga pangyayari sa buhay. Kaya naman sa mga nag-aaral dyan, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Okay? Tuloy lang ang laban, mga kaibigan. Okay? So maraming salamat guys sa panonood nyo. I hope na nag-enjoy kayo, nag-idea kayo, na-motivate kayo na maging seaman soon. Kasi nakita nyo kung gaano kaganda ang aming hotel dito sa Brazil. Okay mga kaibigan, so tatapusin na natin yung vlog na ito. Paano ba yan? Dito na muna magtatapos ang ating vlog. Maraming salamat sa inyong panonood. This again, Josh Knows Best of Next to Summit. Mag-ingat po kayong lahat. God bless us all. At mahal po kayo ni Lord. Paalam guys, and see you on my next vlog!